masarap kumain pag wala nang problema yung iniisip. Gusto ko nga sana yayain si Kabab na kumain sa labas kaso nagmamadali siya. Nonpon. Uy, problema ka ba? Ha? Parang ang tahimik mo. Hindi, wala. Naisip ko lang kasi na... Oo na, sige. Napatunayan na nilang hindi akong kumuha. Pero sino? Sinong kumuha? Alam mo, minsan naiisip ko, inside job yun eh. Malapit sa kumpanyang may gawa nun. Sino man ang may gumawa nun? Ako nalulutas nun. Pero ang mahalaga, mapapatunayan natin kay Chairman na mabuti kang tao at inosente ka. Tingnan na. Buti pa, ligpitin ko na to para may hitin natin sa inyo. Para hindi ka na mapuyat. Na itong mga basura na to. Oh, sino kayo? Anong kailangan nyo? Kailangan kami sa inyo! Dio, takipo! Mahuga na kapit bahay! Mahuga sa klaro! Ay! Uli! 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 Uba! No! Isa sa klaro! Uba! 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 Sinyo, kini sinyo! Uba! 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 Tumayimik na! Ano to? Ano nangyari? Ano nangyari sa'yo? Ay, baby, may mga pumasok pong lalaki. Nakakatakot po sila. Ano? Sinaktan ka ba, ha? Ha? Sinaktan ka ba? May masakit ba sa'yo kayo? Sinali po nila ako. Wala ko po. Mababatay na po ako sa sobrang sikpet. Wala talaga, sir. Halos binaliktad na namin ang buong bahay. Imposible. Imposible walang kopya si Mac. Hindi naman ganun katangayon para hindi gumawa ng sariling kopya. Sir, puro pinikula po ito eh. Nalulod namin lahat. Siguro nga binenta ni Mac pati prinsipyo niya nung binili ni George ang katahimikan niya. Ang importante dyan, hindi na tayo sasablay. Dahil kung ano mang VHS, wala na. Wala si George, wala rin kay Mac. Handa ka lang, umate. Handang-handa na. Sige po, sir. Papail ko na po sa kusina. Sige, sir. Salamat. Sige po. Sabi ng mga police, action na nila agad. Huwag ka maglala. Papabantayan ko ng bodyguards ng mga bahay. Huwag na, hindi na. Mas lalo pang magkagulo eh. Pag initan pa kami ng mga masasamang loob dito sa lugar na to. Hindi ko lang kasi maintindihan kung bakit pa sila magnanakaw di. Anong nanakawin nila dito? E, tingnan mo, pati mga koleksyon ni Itay, pinakialaman mo. Eh, halos wala na ang matira. Lahat ng mga VHS ni Itay na remembrance, wala. Hindi ko maintindihan, Carlo. Kung sino man ang mga gumawa nito, mga hayop sila. Mga hayop talaga sila. This is about corruption. This is about greed. This is about how one man managed to steal money from the Filipino people through illegal transactions with the government. This is about George Aranas and Aranas Motors. Ano bang nilalaman niyo sa Aranas Motors? Kayo po, Congressman Gatos. Ididetalya namin ang lahat kapag formala naming isampan ang kaso laban sa kanila.
Sir, may prueba ho ba kayo sa mga aligasyon na ito? Of course. Oo, eto. Nandito sa red folder na ito ang prueba. Ano po bang laman ng red folder na yan? Mga pangalan, mga transaksyon. O pwede rin nating sabihin, listahan ng mga kasalanan na matagal ang pinagtatago ng Aranas Motors sa bayan. Meron po bang pinarilya na lahat? Kailan po ba ito nag-iisa? Mga buwan! Kaya niya naman po ito. Kaya po kung nagpagkakas. Talaga bang hindi mo titigilan si Vivian? Hindi ba pinag-usapan na kita? Anong ginawa mo? Pinasok mo pa ang bahay? Para ano? Para takutin siya? Para umaram sa ebidensya? Hindi mo talaga hihinto! What are you talking about? Ha? Hindi mo alam ang mga nangyayari? The company's falling apart! Winawasak na ipang mga gatos ang mundo natin! Sinasabutahin nila ang Aranas Motors! At ang organization mo! Si Vivian! Loko na ang Diokano! Wala namang organization mo kundi si Vivian! Dad? 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 Dad! Carlo, tulungan mo ako! Carlo, dali natin sa ospital! Dad! Carlo! Dad! Dad, please, Dad! Dad! Ate! Nurse, please administer the patient's medication again after an hour. Yes. Yeah, thank you. Excuse me? Ligtas na siya. Though I fear may hirapan siyang makabangon at makapagtrabaho. But bottom line is he needs to rest. Wala muna sakit ng ulo or trabaho or sama ng loob. I'll just excuse myself. Thank you. Hindi dapat nangyayari ito. Kung alam lang natin na ginagawa ni Chairman sa kumpanya na ito. Huwag mong sabihin naniniwala ka sa aligasyon nila Palma at Gatos. Bakit? Ano alam mo sa mga bagay na ito? Sima ang walang alam? At sino ba ang mga nagbubulag-bulagan? I'm sorry, Carlo. Kung walang mangyayari, magpupulout na lang kami ng share sa kumpanya. Ang pamilya ko ay sobrang naapektuhan ng skandalong ito. All my relatives are worried sa reputasyon ng pamilya. Knowing that I am a board member of this company. As president, ako ang haharap sa lahat ng ito habang wala si chairman. Huwag kayong maglala. Maaayosin ang skandalong ito, that I assure all of you. Best thing we can do is not panic. To think things through and act accordingly. Para sa kapakanan ng kumpanya at ang isa't isa. Ano ba talaga nilalaman ng red folder na yun, Carlo? Ano ba talaga? Sa napakaramdam niyo. Pwede mo na akong iwan. Hintay ko na lang si Luis. Sorry, Dad. Wala akong kinalaman sa mga nangyari kay Vivian. Sumaniwala ka sa hindi. Hinarap ko na ang mga empleyado kanina. Marami silang tanong. Marami akong tanong. Dad, yung tungkol doon sa red folder, ano yun? Totoo ba mga akusasyon nila? Gusto lang akong pabagsakin ni Palma at Gatos dahil sa galit nila sa akin. Yun lang yun.
lalabanan ko sila, Dad. Kung inaakala nila mapapabagsak nila mga aranas, hindi ako papayag. Yes, attorney. I'll to see you tomorrow. Okay, salamat. What are you doing here? Bakit? Hindi ko ba pwedeng dalawin si George? Hindi. Dahil hindi kami tumatanggap ng dalaw ng mga traitor. Gusto ko lang naman makita ko paano unti-unting namamatay ang isang aranas. Mr. Palma, if you think mapapabagsak mo ang mga aranas, hindi kita papayagan. I'll make sure na pagbabayaran mo lahat ng ninakaw at sinira mo sa kumpanya. At ibabalik kita sa kung ano ka. Asong nakabuntot yung German. Aw, aw. Carlo, bumabaksa ka na. Nayayanig na mga aranas, wala ka pa rin kasing yabang. Tingnan natin kung hanggang saan ka tataga. Yun nga, Alex. Alam mo namang nasa panig mo ako, hindi ba? Pero kailangan ka lang namin makausap para wala silang masabi. Wala akong kinalaman dyan. Hindi ko nga maintindihan kung bakit pinaiimbestigahan ka ni Carlo Aranas. Baka raw may kaugnayan sa pagnanakaw ng blueprint ng proyekto nila. Ako? Bakit ako? Ni hindi ko alam ang plano ni Carlo. Sasangkot pa niya ako. Ni hindi na ako tatakbo sa eleksyon, di ba? Hindi ko rin alam. Pero may formal request sila. Oh, sige. Tatawagan ko lawyer ko. Ano? Nabigay na ba sa iyo ni Aida yung donation ko? Salita ka! Sir, pinatay ko naman po yung camera. Nung sinabi niyo. Ha? Mabuti naman nag-isip ka. Pero hindi ka nag-isip nung iniwan mo yung copy ng CCTV sa kwarto ni Kabab. Ha? Sir, naipit lang po, sir. Wala naman po akong magawa, kundi malalagot po ako kay Sir Carlo. Sa akin ka matakot, hindi kay Carlo. Magpakalayo-layo ka, ha? Kundi ako mismo ang buburasin sa bundong ito. Ba't mo ba iniintindihan kung sakali si Martin ang manilalagag niya? Ay kung ako ilaglag ni Martin, dahil dyan, eh, sayo naman yung pag-aarte mo sa harap ng media. Eh, bakit? Akala mo ba upo lang si Carlo at manunood? Iligpit mo na pati si Martin! Wag. Anak siya ni Luis, hindi ko gagawin yon. Yan! Yan ang magpapahamak sa plano natin! Pinunta na ako ng pulis at lahat! Si Luis pa rin ang nasa kukote mo! Gago! Pamilya ko din siya. You don't have to worry about me. So how are you holding up? Kaya pa naman. Mabuti kasama mo si Vivian. Mahirap mag-isa sa mga sitwasyon na ganito. Oo nga. Anyway, I'm also here to say goodbye. I'm leaving in a few days. Saan na punta mo? Away. I'm not sure. Vacation? Maybe. Maybe for good. Saying goodbye your friends. Ngayon, mas nakakasiguro ako si Palma nga may kasalanan. Siya nagpanakaw ng blueprint. Siya nagpanakaw ng red folder. At hindi na ako magtataka kung mayroon pa mga kasunod.
Mananagot din sila sa batas. At hindi nila kayo mapapabagsak. Ang mahalaga ngayon, bumuti ang kalagayan ni Chairman. Matatapos din lahat ng problema. At hindi basta matatapos, Vivian. Dahil sisiguraduhin ko magbabayad na malaki lahat ng kasangkot ni Palma. Pasensya ka na kung hindi ka makapasok sa loob. Baka lang kasi. Ano ka ba? Oo naman, naintindihan ko yun. Iniisip ko nga na baka hindi pa tama ang panahon para isipin natin yung kasal. Kaya mo namang pakasal? Hindi. Hindi naman. Iniisip ko lang na... huwag naman natin sabayan lahat ng problema. Di ba? Pero mahal mo ako. Oo naman. Wala naman question dun. Andito pa naman ako eh. Wala namang iwanan. Bumisita lang si Viviana hanggang sa... hanggang sa magpakasal na kami. Hindi ko gustong kinaiimbestigahan kami ng kapatid mo. Anong gusto niya? Paramihan lang demanda? Ng investigasyon? Ng akusasyon? Bakit ba akong tinatanong mo? Hindi naman ako si Carlo. Gusto ko lang ipaalala sa'yo, ikaw ang unang magnanakaw sa ating dalawa. Kaya ngayon pa lang, siguraduhin mong mananahimik ka. Eh kung hindi mo kayang gawin yun, ako mismo ang gagawa. Kung gagawin mo, gawin mo ngayon. Huwag mo ako susubukan, Martin. Hindi lang ikaw kaya kusapan. Pati si Vivian, pati pamilya niya. Magpasalamat ka, pinagbabalaan pa kita eh. Tanda mong usapang ito. Bumaba ka na. Bago mo makalimutan pa na ka ni Luis. Sige na. Nakita ko nga si Martin. Sumakay siya ng kotse at sa kotse nandun si Mr. Palma. Bakit siya sasama sa kanila kung alam niya kaaway ng pamilya niyo yun? Anong gusto mo palabasin? Na may kilalaman si Martin sa nangyayari? Ano, ba't hindi mo kausapin si Martin? Baka siya ang may sagot sa lahat ng to. Baka may alam siya. Carlo, kung kailangan na tanungin mo si Martin, gawin mo para sa ikatatahimik ng lahat. I'm sorry, pero hindi ko pagbibintangan ng kapatid ko. Hindi ko pag-iisipan si Martin ng kung ano-ano kagaya ng iniisip mo, Vivian. Carlo, hindi man sa ganun eh. Mama na, please. Hindi natin mag-usapan to. Martin? Anong ginagawa mo dyan? Kagabi ka pa ba dyan? Wala. Gusto ko lang dito. Babantayan kita. Halika, dito tayo sa loob. Dito na lang ako. Ate Vivian! Kuya Martin! Kuya Martin! Tama, pasok ka sa loob. Ipaghahain kita. Dito na lang ako. Kuya Martin! Tara, pumasok ka na doon. Para hindi pa akong palaging masama ang iniisip mo. Tara na! Oo na!
Masama na ako! Masama naman talaga ako eh! Kion! Patulan ba ang bata? Wala naman masamang ibig sabihin si Kion! Hinahanap lang niya Kuya Martin niya! Martin, kaibigan kita. Kaibigan mo ko. Kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Ano, may gumugulo ba sa utak mo? Ginugulo ka ba ni Mr. Palma? Martin? Nakita kasi kita eh. Nakita mo ko? Kaya iniisip mo masama ako? May ginawa ka masama? Siguro ikaw yung tanim sa isip ng bata na masama ako. Ano ka ba, Martin? Naririnig mo ba sarili mo? Oo na! Masama ako! Masama ako, Vivian! Wala akong kasing sama! Alam mo kung bakit? Dahil akala ko pagkagaya ko si Carlo na bagsak, mapapasakin ka na! Naiintindihan mo ba yun? Ganito ako dahil sa'yo! Dahil kay Carlo! Dahil sa peste yung pagmamahala ninyo! Huwag mo akong isisisi sa mga kahinaan mo. Ikaw ang magdidikta ng buhay mo, ng pagkatao mo. Hindi si Carlo, hindi ako, at hindi ang pesteng pagmamahal na sinasabi mo. Wala na, Vivian. Wala na akong buhay. Sinira ko na. May resulta na imbestigasyon. Sino nangyakaw? Magaling ka ba talaga, investigador? Alam ba kung sino sinasabing mong nanakaw, ha? Alam ba kung anong pinapakita mo sa akin? Sir, ilan ba pa sa investigasyon ko? Ulitin mo yan! Investigahan mo ulit! Dahil hindi ako naniniwala mang nanakaw ang kapatid ko!